Magandang hapon at ito ng update natin. Dito pa rin sa binabantay natin si Tropical Storm Paeng as of the 5 p.m. bulletin na inisyo ng ating ahensya. Ito yung ating latest satellite animation na nagpapakita nga ng sirkulasyon nitong bagyong si Paeng at huli itong namataan sa layong 510 kilometers sa may silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nagtatagay ito ng hangin aabot ng 65 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Ngayon ito ay kumikilos ng pa-southwest at ito ay mabagal na kumikilos ng pa-southwest. Ngunit magiging sandali lamang itong pagbago na ito at na inaasahan natin na ito ay kikilos na papuntang Bicol Region area sa mga susunod na araw. At ito na ang ating latest track na nagpapakita na bahagya pa rin bumaba ng konti o nagsaro ng southward migration itong ating track ng bagyo at nakikita natin na halos malapit na ito dito sa may Virac o sa may Catanduanes area. So nakikita natin mahahagip ng gusto o tatamaan ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes pagdating ng Sabado ng madaling araw. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin ang ating pinapaalala sa ating mga kababayan dyan sa Catanduanes. At nakikita natin na maaaring itong apektuhan na ang Camarines provinces, kasama na rito ang Quezon, at nakikita natin Aurora, Quezon pa rin yung ating nakikita ang landfall point dito ang ating bagyong si Paeng. At nakita natin ito ay babaybay ng Hilagang Luzon, ay gitna at Hilagang Luzon at posibilidad na lumabas ng Pangasinan area. Ngunit, until now, hindi natin tinatanggal yung possibility na ito ay magkaroon pa ulit ng pagsadsad at maaaring mahagip pa rin itong Quezon area sa mga susunod na araw. Kaya, antabayanan at bantayan natin itong pagkilos ng bagyong si Paeng dahil hanggang ngayon, malaki pa rin ang panganib na maidudulot nito sa Calabar Zone, Central Luzon at dito sa Metro Manila. Maaari tayong maapektuhan nitong bagyo itong darating na long weekend. Then inaasahan natin na mayroon pa rin tayong landfall scenario na pagdating ng Linggo dito yan sa Aurora Quezon area. So nakikita natin Linggo pa rin yung ating landfall scenarios habang sa kasalukuyan base sa ating mga latest data. Then, sa pagdating naman sa intensity, so nakikita natin na still within the next 12 hours ay pwede ito maging severe tropical storm and magpas possible ang rapid intensification dahil ito nasa karagatan pa din at maging typhoon intensity. So, hindi natin pa rin still nirurule out yung possibility na mag-super typhoon ito habang nasa dagat at or possible na ito ay babaybay lamang ng typhoon intensity having a maximum sustained winds ng 150 kilometers per hour. May kalakasan ng hangin ng dalang bagyong si Paeng. Ganun din, may dala rin itong malalakas na pag-ulan. Sa ngayon, nakataas na ang babala ng bagyo bilang isa dito sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, at kasama na ngayon ang northern portion ng Leyte, which includes San Isidro, Calubian, Tabango, Leyte, Capoocan, Carigara, Barugo, San Miguel, Babatnon, Tacloban City, Alangalang, Santa Fe, at Palo. Ito yung ating mga bagong dagdag na signal sa Visayas. Pagdating naman sa Luzon area, nakataas pa rin niya sa Catanduanes, buong Albay, buong Sorsogon na, Masbate kasama ng Tikaw at Burias Island, at ang eastern portion ng Camarines Sur, which includes Siruma, Tinambak, Goa, Lagonoy, Garchitorena, Caramoan, Presentacion, Saglay, San Jose, Tigaon, Ocampo, Iriga City, Buhi, Nabua, Bato, Balatan, Bula, Baaw, Pili, Calabanga, Bombon, Magaraw, Naga City, Milaor, Minalabak, San Fernando, Gainsa, Kamaligan at Kanaman. So, ito yung mga bagong areas na nadagdag dito sa ating signal at habang lumalapit itong bagyong si Paeng ay possible yan na magdagdag pa tayo ng signal over the Bicol Region area. Or kapag ito ay umangat pa ng konti, tatamaan na itong Quezon Province. Kaya antabayanan dahil sa mga susunod na bulletin na ilalabas ng PAGASA, mas dadami pa yung mga areas na nasa ilalim ng babala ng bagyo bilang isa. So inaasahan pa rin natin mula bukas ng madaling araw hanggang gabi, may kalakas ng pag-ulan pa rin dyan sa Bicol Region at Eastern Visayas, samantalang light to moderate with the time severance naman sa Mimaropa, the Bangsamoro Region, Zamboanga, Northern Mindanao, Caraga, Quezon, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at nalalabing bahagi ng Kabisayaan.
Pagdating naman ng Biyernes hanggang Sabado, inaasahan na natin ang pagkakaroon pa rin ng malakas, heavy to torrential rains dyan sa Kabikulan, Northern Samar, kasama ng Marinduque at Quezon. Moderate to heavy with at times intense rains naman sa Metro Manila, Western Visayas, Aurora, Bulacan, Mindoro Provinces, Romblon, Eastern Portions of Cagayan and Isabela, and the rest of Eastern Visayas at Calabarzon. Light to moderate with at times heavy rains naman sa Cordillera, Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, rest of Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon, at Mimaropa. Inaasahan natin simula na bukas maranasan itong mga lakas sa pag-ulan na dala ng bagyong Paeng habang ito'y kumikilos, still papalapit dito sa Bicol Region area. Sa severe winds naman, inaasahan pa rin natin dahil nga may typhoon intensity scenario tayo, still signal number 4 pa rin, yung pinakamataas na pwedeng itaas ng ating signal dito sa area, especially doon sa mga lugar na direktang tatamaan ng sentro ng bagyong si Paeng. At ngayon, dahil nga papalapit ito within the next 48 hours ay papalapit sa mga baybayin, possible na ngayon ang storm surge na may taas na 2 metro na pwede magpabaha dyan sa mga coastal communities ng Catanduanes at Camarines Sur. Kaya paghahanda ang ating ipinapayo sa ating mga kabayan, lalo na sa mga naninirahan sa mga baybaying dagat dito sa Camarines Sur at Catanduanes. Sa ngayon, nakataas pa rin ang gale warning natin dito sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, ang northern at eastern coast ng Quezon at buong Polillo Islands na ang meron tayong gale warning. Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast of Albay, eastern coast of Sorsogon, northern Samar at eastern Samar. Kaya patuloy pa rin ang ating paulit-ulit na panawagan sa ating mga kababayan may isda at may mga malilit sa sakyang pandagat na huwag mo nang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulat.